Pumanaw na nitong Lunes ng gabi ang sundalong nasugatan sa engkwentro sa pagitan ng militar at communist terrorist group na New People's Army sa bayan ng Brooks Point Lunes ng hapon. Kinilala ang sundalo na si Private First Class Christopher De La Cruz. Kahapon, binigyan ito ng military honors at inihatid na pabalik sa kanyang pamilya sa Tarlac. Ang masasabi po natin, siya ay lumaban pa naman. Pero sa ganun po, hindi na niya nakayanan. Kaya po ay inihatid kaagad kahapon doon sa kanilang mga pamilya, doon sa Tarlac po, no? At bago po siya hinatid, sinakay sa ating eroplano ng Air Force, ay binigyan po natin siya ng karapatang honors. Bagaman nalagasan ng mga militar, hindi umano sila titigil upang gampanan pa rin ang kanilang misyon, lalo na at nagsasagawa ng community support program ang mga militar nang mangyari ang engkwentro. Patunay lamang ito na walang ginagawang maayos ang NPA. Ang Palawan po, nakakita natin, palaging top sa tourism destination kahit may COVID pandemic, di po ba? Mm-hmm. So sila po ang nagbibigay ng bad image. Ayaw po natin yun. At yun ang ginagawa nitong CTGs, binibigyan tayo ng bad image sa pananakit at pananambang. Nakikiusap rin sila sa komunidad na kondenahin ang mga gawain na ito ng NPA at sumuporta sa gobyerno. Peace-loving community po natin, huwag na lamang po natin i-condemn ito. Hindi lang po. Let us support and cooperate sa efforts po ng ating gobyerno. Dito po sa probinsya natin, yung PTFL, upang tuldukan na po itong communist insurgency na ito na walang saysay. Mm-hmm. We need to be active po, lahat ng kababayan po natin, and work double time to eradicate at patigilin na po natin itong influence ng CTG, CPP, NPA dito sa ating Palawan. Mm-hmm. Upang magkaroon na po tayo ng kapayapaan. Patuloy naman ang ginagawang operasyon upang tugisin kung saan nakatago ang mga NPA sa Palawan at mapanagot sila sa batas. RD Cabrestante, ABS-CBN News.